ang kakaibang kakayahan ng mga nilalang. Baka maisip mo, paano nabubuhay ang mga bagay na nilalang na nasa paligid mo? Paano sila nagtatrabaho tulad ng ginagawa ng mga tao? Kaya pag-usapan natin. Ang kakayahan ng mga halaman sa matematika. Really? Kahit ako mahina sa mathematics, pero ang halamang ito, nakakabilib. Ang mga halaman ay gumagamit ng masalimuot na prosesong tinatawag na photosynthesis para makakuha ng enerhiya mula sa sikat ng araw at makagawa ng pagkain. Pinapakita ng pag-aaral sa ilang species na may iba pang ginagawa ang mga halamang ito. Kinakalkula nila ang pinakatamang bilis ng pagkonsumo ng pagkain sa magdamag. Halimbawa, sa maghapon, ginagamit ng mga halaman ang carbon dioxide sa atmosphere para gawing starch at sukal. At pagsapit ng gabi, ginagamit ng maraming species ang starch na naimbak nila sa maghapon bilang pagkain at para patuloy silang lumaki. Buti pa sila lumalaki. Paano na ang iba? Gayun din, pinoproseso nila ang naimbak na starch ng tamang-tama, hindi sobrang bilis at hindi rin sobrang bagal. Kaya pagdating ng madaling araw, mga 95% na ang nagamit nila at magsisimula na naman silang gumawa ng starch. Isipin natin, 24 oras pala silang nagtatrabaho para mabuhay, hindi sila napapagod. Paano natin ito nalaman? Batay sa ginawang eksperimento sa isang halamang kabilang sa pamilya ng mustasa na tinatawag na Arabidopsis thaliana. Hindi ito si Thalia na marimar ha. Marimar! Natuklasan ng mga mananaliksik na tinitipid ng halamang ito ang naimbak niyang pagkain para tumagal iyon sa magdamag. Ito man ay 8, 12, 16 na oras bago magmadaling araw. Maliwanag, hinahati-hati ng halamang ito ang starch depende sa dami ng natitirang oras, kung kaya tamang-tama ang bilis ng pagkonsumo nito. Paano nalalaman ng mga halaman kung gaano karami ang iimbakin nilang starch? Paano sila nagbibilang ng oras? At anong mekanismo ang tumutulong sa kanila sa pagkalkula? Higit pang pagsasaliksik ang kailangan para masagot ang mga tanong na iyan. Ang shock absorbent na balat ng suha. Ang suha ay isang matamis na malaking citrus na prutas na nakukuha sa isang puno. Marahil isa ito sa paborito mong kainin. Alam mo ba, kahit mahulog ito ng mahigit 10 metro, hindi man lang ito malalamog. Paano ito nangyari? Natuklasan ng mga mananaliksik na ang puting bahagi sa loob ng suha ay binubuo ng mga cell na may espasyo na parang espongha. Mas malaki ang espasyo sa pagitan ng mga cell kapag malayo ito sa balat ng suha. Puno ito ng hangin at likido. Kaya kapag nahulog ang suha sa lupa, ang likido nito ang sasalo sa impact. Wow, ang galing! At ang balat nito ay tumitigas kaya hindi ito masisira. Mas magaling! Kaya ginaya ng mga siyentipiko ang disenyo ng balat ng suha para makagawa ng shock-resistant foam na gawa sa metal. Naniniwala sila na magagamit nila ang shock-absorbent na disenyong ito para sa mga helmet, sasakyan at space station o satellite na posibleng tamaan ng meteoroid. Nakakamangha ang kakayahan ng mga halaman at prutas. Bawat isa ay mayroong katangian. Baka magtaka ka, may mga halaman din na nagbibigay ng kulay sa ating buhay. Oh, talaga? Sana all makulay ang buhay. Pansinin natin ang napakatingkad na kulay ng berry. May iba't ibang klase ng berry. May berry na kupas, may berry na pula. Pero ang kakaibang polya berry ay nagbibigay ng napakatingkad na kulay. Ang maliit na berry ng halamang polya condensata na matatagpuan sa Aprika ang may pinakamatingkad na kulay asul sa mga halamang natuklasan.
pero wala itong kulay asul na pangkulay o pigment. Ano ang sikreto nito? Ang mga cell walls sa balat ng berry ay may parang napakaliit na sinulid na nakaayos na gaya ng mga palito ng posporo. Ang mga sinulid na ito ay binubuo ng mga salansan at ang bawat salansan ay bahagyang nakalihis sa pinagpatungan nito. Kaya ang patong-patong na salansan ay bumubuo ng spiral pattern. Hindi rin asul ang kulay ng mga sinulid. Ang dahilan ng matingkad na kulay ng berry ay ang pagkakasalansan ng mga sinulid. Kaya hindi ang kulay ng berry kundi ang kayarian nito ang sikreto kung bakit napakatingkad ng kulay nito. Halos lahat ng selula ay parang kulay asul pero mula sa iba't ibang anggulo. Pwede itong maging kulay rosas, maging berde o dilaw dahil sa bahagyang pagbabago sa mga salansan. Isa pa, kapag tinitignan ito ng malapitan, ang kulay nito ay hindi makintab, kundi malabo o pixelated, gaya ng kulay na screen ng computer natin. Walang pigment ang mga polyberry, pero nananatiling matingkad ang kulay nito kahit wala na ito sa halaman. Ang totoo, ang ilang berry na mahigit isang siglo nang nakatago ay singtingkad pa rin ng mga bagong bunga. Ang galing ano? Ayon sa mga mananaliksik, ang berry ay walang laman, kundi puro buto. Pero, nakakaakit pa rin ito sa mga ibon. Naniniwala ang mga siyentipiko na ang pagkakadisenyo sa polyberry ay pwedeng gayahin sa mga produktong hindi kumukupas ng mga pangkulay at ng mga papel na hindi mapepeke. Kaya nakakabilib ang isang ito na nagbibigay ng matingkad na kulay. Kung namangha ka sa matingkad na kulay ng polyberry at nagtaka sa shock absorber ng suha at napabilib sa halamang magaling sa matematika, baka mamangha ka sa prutas na minsan ay ayaw kainin ng iba. Pero paborito naman ng ilan, ang avocado. Madalas makikita natin ito na kulay violet o kulay green. Ang avocado ay napakasustansya. Yamang mataas ang protina, riboflavin, niacin, potassium at vitamina C nito. Sinasabing ito ay naglalaman ng di kukulangin sa 11 vitamina at 14 na mineral. Ah, marami siyang benefits, ano? Parang binary sa trading. Sa ilang lugar ng Central America, ang avocado na may tortilla ay tinuturing na isang kumpletong pagkain. Ang avocado ay mayaman din sa taba. At ang langis nito ay katulad ng langis ng ulibo dahil mayroon itong monounsaturated na taba. Ang langis ay ginagamit din sa paggawa ng sabon at kosmetiko. Wow! Now, alam na ito ng nanay mo o ng misis mo. Alam niyo ba na halos bawat bahagi ng puno ng avocado ay napapakinabangan? Ang kahoy ay ginagatong. Ang buto ay ginagamit sa Timog Amerika bilang pangmarka sa damit. Yamang ito'y nagiiwan ng di nabuburang mantsa. Sa ilang lugar sa Pilipinas, ang mga dahon ay ginagawang tsa. Ang balat ng puno ay iniulat na maaring gamitin sa pagkukulti ng katad. Para pala itong puno at bunga ng niyog, all in. Pagbili at pagkain ng bunga. Para sa ilan na hindi pamilyar sa avocado, kung pupunta ka sa palengke para bumili ng avocado, huwag mong ibabatay sa kulay ng balat kung hinog na ang mga ito. Yamang ito'y nagkakaiba-iba depende sa uri. Subukin mong pisilin ng marahan ng bunga. Kung medyo malambot na ito, hinog na ito. Ang mga avocado ay dapat ilagay sa mainit-init at mahanging lugar at medyo mapapadali mo ang pagkahinog o pagpapahinog nito kung babalutin mo ito ng dyaryo. Pwede rin itong ilagay sa loob ng refrigerator kahit nakabukas na ito. Kung iwiligan ng katas ng lemon ang bukas na bahagi ng prutas, mahadlangan ang pangingitim ng laman nito. Marami ang nasisihan sa pagkain ng avocado na may kasamang citrus na prutas o kamatis. Lalong nagiging malasa ito kapag nilagyan ng maanghang na sarsa. Bukod dyan, masarap din kung ang avocado ay sasamahan ng hipon, alimango o ulang. At mas masarap kung isasama ang avocado sa maraming uri ng enselada. Ganun,
Sinasama ito ng ilan sa ibang putas upang makagawa ng nakarerepress kong inumin. Isa na ang avocado shake. Kapag nilamas ang avocado at nilagyan ng panimpla at iba pang rekado, nakakagawa ng isang masarap na palaman na maipapahid sa tinapay. Mangyari pa, hindi makaliligtaan ang bantog na guacamole na pinaghalong avocado, kamatis, sibuyas, berdeng sili at mga panimpla. Wow, ang daming rekado! Ang prutas na ito ay maaari ring isama sa mga lutong pagkain bilang isang bahagi ng pangunahing ulam. Kapag ginawa iyan, dapat na pinakahuli itong isahog para hindi madarang sa init. Marahil ay gumaganap na ng mahalagang bahagi sa iyong pagkain na ang abukado. Gayunman, sa ilang bahagi ng daigdig, maaaring itinuturing ito na di pangkaraniwan at pambihirang prutas. Kung hindi ka pa kailanman nakakatikim ng abukado, bakit hindi mo ito gawin sa susunod na magkaroon ka ng pagkakataon? Baka mapatunayan mong masarap nga naman pala ang prutas na ito. Sa apat na video na ating ipinakita, alin doon ang iyong nagustuhan? Please comment down below and don't forget to subscribe, keep sharing, like this video, and don't skip ads. Thank you sa lahat.